Welcome again to my YouTube channel, Ingo T-Vergs Adventures, for today's vlog. Siyempre, ang vlog natin na naman, itong ating CRV, 4th generation, 2012 up to 2017, 4th generation niya, na gas. Okay? Marami nagtatanong sa akin nung nakaraan na inayos natin yung latch natin dito sa passenger side. Okay? Na hirap silang tanggalin yung pinaka clip, yung hook, yun, natatanggal nata. Hindi nila matanggal yung pinaka hook nila doon sa upuan. So, hindi nila mababa yung upuan nila, guys. So, ang ituturo sa inyo ngayon technique, ngayon, naayusin naman natin itong sa driver side na seat latch kasi sira din siya. Pero ngayon, papakita ko sa inyo yung technique para madali nyo matanggal yung seat latch dun sa pagka-hook niya dun sa upuan. Tara guys, tignan nyo ha. Ganito lang yan. Tara, adjust na. Una mo nyo yung gagawin guys, tanggalin nyo, luwangan nyo yung plastic using our pry tool. Ito, luwangan nyo. Ayan o. Sundutin nyo lang. Sige, ayan. May clip yan eh. Ayan. So, pag nabuksan nyo na yan guys, makikita nyo na yung pinaka hook. Papakita ko sa inyo. Makikita nyo na yung pinaka hook. Guys, makikita nyo na yung pinaka hook. Ayun o. Oh. Ayun, makikita nyo na yung pinaka hook. Ayan, yan. Yung pinaka hook na yon. Yun lang ang susungkitin nyo para using ang mahabang. Ayan, ganito kahaba o. Oh. Okay guys. Sungkitin natin guys. Guys, no? Susungkitin natin yung pinaka-hook na yon. Ayan, no? Makikita nyo naman. Basta mahaba dapat yung inyong... Ayan, push nyo na rin. Oh, kita nyo? Tanggal na siya. Unhook na natin. Basta mahaba lang to guys. Okay? Tapos, balik nyo lang to guys. Oh. See? Madali natin natanggal, no? So, ganun lang guys, no? Tara, tanggalin na natin yung pinaka-plastic niya para masimulan na natin tanggalin yung pinaka-latch niya at ma-repair na natin. Okay? Ganun lang kadali guys. Tara, teka lang. Reset natin itong tripod. Sa mga nahihirapan dyan, kasi ang dami nag-comment sa akin, Sir, hindi ko matanggal yung pinaka... Sir, hindi ko matanggal yung pinaka... Yung pinaka ganito. Na naka-hook doon sa bakal. So, ayun lang gagawin nyo. Tanggalin nyo muna ito. Luwangan nyo. Ayun, naluluwangan siya eh. Tapos, isolin nyo nyo lang. Okay, madali lang yan. Okay? Tapos guys, tanggalin na natin yung pinaka... Dati. Gaya ng dati guys. Unahin natin to. Ganyan lang. So, napakahalaga guys. Kailangan nyo ng tripod. Dahan-dahan lang baka masira kasi. Natanggal din. So, ito iwawala guys. Mahalaga yan. Tapos yung ito kanina. Buhi yan guys. Walang putol. Oh. Hindi na balik. Tapos, tanggalin na natin yung latch. Okay, again. Again guys, yung pagtanggal ng latch nito, katulad din ng process nung sa unang vlog ko, sa pagtanggal ng latch, tatlo din lang din yung screw niyan. Isa sa ibabaw, dalawa sa magkabilang gilid. Tapos tatanggalin natin. Okay? Tara, tanggalin na natin. Guys, tanggalin na natin, no? Using a 12 size socket wrench. Ayan.
na tong wheels ko. Okay na. Patatanggal natin. Tapos, this is yung babaw. Like I said. Grabe, hindi na ito yung... Tanggalin lang guys yung itsura ng ating latch, ah. Kailangan pagkapit natin. Kasi nawawala yung mga spoon. Mapili na yung spoon. Ah, grabe. Ang dumi, oh guys. Hindi magagamit. Ibabaw yung white sa ilalim. Yan, kaya naman ng kamay yan, pero mag-gloves tayo guys kasi masakit sa kamay eh. Mag-gloves tayo kasi masakit sa kamay eh. So yan, tatanggalin natin yung gray sa ibabaw. Para maiwasan natin yung injuries sa fingers. Ito yung latch natin, oh. Guys, ito yung sira, oh. Ayan. Yan yung nasisira. Yan yung natatanggal din sa latch. So, gagawin lang natin, tatanggalin natin sa cable niya. Tapos, tatanggalin ulit natin yung plastic niya. Tapos, i-cable tie ulit natin dun sa latch para gumana ulit siya. Tara, guys! So, ganun na yung procedure. Tatanggalin natin yung pinaka-plastic nito. Tapos, iakabit natin siya ulit dun sa latch. Tapos, ite-testing ulit natin kung gagana siya. Okay? Hintayin nyo. Siguro, alam nyo naman na yung process eh. So, wait nyo na lang kung paano ko siya gagawin. Tatanggalin ko na lang yung plastic. Alam nyo na kung paano magtanggal, di ba? Medyo mahaba yung process kasi. Para ma-shortcut natin. Yan guys, tandaan nyo, tatanggalin lang natin yung plastic. Okay? So, ito, medyo mahirap siyang tanggalin talaga, no? So, pagtsatsagaan nyo lang. Ako, ginagamitan ko ng cutter. Yan, no? Kasi itong plastic na to, nakabaon dun sa butas. Ay, may tatlong butas yan. Naka, ano siya, ang tawag yan. Nakahulma siya dun. Pero, napakahina niya at napakadali niyang masira. So, eventually, yung CRB mo, masisira yung latch niyan. Okay, at ito ang gagawin mo lang. Okay, ayan. Unti-unti ko tinatanggal. Ayan, guys. Ayan yung sinasabi ko. Kahit matanggal mo na siya, sa kabila, naka-hook pa siya. Kasi nga, naka-hulma siya doon. So, ang gagawin natin is tatanggalin lang natin. Okay, guys. Balikan ko kayo pag wala na yung plastic. Is natanggal na natin yung ating pinaka-hook latch. So, kabit na natin.
Ganito guys ang forma niya, oh. Ayan, ganito ang forma. Ayan. Yung dalawang pinakabutas na yun. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan, oh. Yun para maiikot nyo siya dito. Isa dun sa pinakapuno. Sa likod, ganito itsura niya. Sa likod, ayan, nalaglag. Sa likod, guys, ganito ang pinaka-itsura. Ayan, oh. Ayan, oh. Nakita niyo? Guys, this is the most clearest, no? Na makikita nyo kung how to fix it sa mga kaysa sa mga ibang YouTube na naka-post, no? I think this is the most clear na process kung paano nyo gawin ng latch. Ayan, ganyan na itsura, guys, sa likod. Ayan yung i-hook nyo rito, tapos yung isa doon. Yung isa dito sa ibabaw, yung isang butas dito nyo i-hook. Okay? Balikan ko kayo, guys, pag na-i-tape na, na-i-tie na natin. Okay? So, ganun lang kadali. Forma lang. Ganun lang kadali mag-forma. So, makakatipid kayo ng mga basically 4,000 to 5,000 matitipid nyo. Kung kasa naman, malaki matitipid nyo, mga nasa 7 to 8,000. Kasi, 3,800 na isa nito sa kasa, eh. Sa Shopee naman, parang 1,400 isa. 1,300. Plus labor pa yung magkakabit. So, might as well watch this video, tapos ganun na lang gawin nyo. Ganun lang, napakadali lang naman, eh. Ganyan lang, i-hook nyo lang yun. Using your zip tie. Ayan, isi-zip tie natin. Bumili tayo ng zip tie, guys. 3,488 yung isang pack ganito. So tatlong pack to, 88 pesos lang. Ganun lang kamura kaysa bumili kayo sa Shopee. Doon lang kayo sa bumili sa Japan Surplus. Japan pa. Okay, teka lang, iisipin na natin. So gaganon lang natin, no? Balikan kayo, guys, no? Pag na-shoot na natin, papakita ko naman yung forma. Guys, ito yung forma nyo. Sa harapan, ganyan ang forma nya. Tapos ikakat na lang natin to. Kung masushoot nyo pa yung dalawang yon dun sa pinakabutas, mas maganda. Para nakatago siya. Tapos sa likod nya, ganito itsura. Ayan, guys. So, ikita nyo lang. Tapos, bago natin siya ikabit, gaya ng sabi ko, tutukuran natin dito. Pero puputulin muna natin to, guys, no? So, ipitan muna natin, guys, para pit na pit siya. So, ang pag-ipit natin, kahit hilahin lang natin, basta make sure yung dalawang yon nandun sa butas. Maganda niyan, idiin nyo rito, tapos hilahin nyo itong dalawa. Ayan. Hilahin nyo lang, tapos ayan, ah. Ayan. Tapos ito sa likod. Yun to itsura. Okay? Ayan. So, para ma-free yan, putulin natin itong dalawa. Let's cut. Let's cut. Yung iba, isa naman. Yun, kung may papasok niya doon sa loob para free, hindi siya bumabangga doon sa pinaka, ayan, free.
Tapos eto rin. Ganun lang kadali, guys. Oh. Nakasave ka na ng thousands. Make sure lang ito. Gaya itsura niya sa loob. I-hook lang natin yung cable doon sa dalawang yun. Para ma-hook natin, lagyan natin ang kalang po. Katulad ng ginawa natin dun sa una. Pag i-hook na natin siya, lagyan natin ang kalang. Dito. Yan. Harang. Para yun yung, dun mo i-hook yung cable. Ayan. Free na siya to hook. Okay? Ganun lang kadali. Tara guys, kabitan natin. So yung pagkabit nito din sa driver side, parehas lang naman din sa una nating vlog. Parehas lang din, pati pagkabit, pati pag ano niya, pati pag hook niya, pati pag salang niya. Ayan eh. Tanggitan niyo. Diyan natin i-hook yung cable. So kaya kailangan nga nakataas siya din. Ayan eh. Para ma-hook niya yung cable doon. Okay guys, tara! So, bago natin siya i-hook, lagyan natin ang harang to para ma-hook natin yung ating cable. Ito yung cable natin guys. So, yung gray sa taas, yung white sa baba. So after hooking guys, i-clip lang natin ulit to. Gray sa ibabaw. After hooking, check natin kung gumagalaw ang latch, gumagalaw naman. It's time now to kabit na sila. Yung mahigpit sa ito. Well, matitest natin yan guys pag naka-screw na. So, kabit na natin ulit. Yan ang screw natin. Ibuna natin higpitan guys. Ang taas na natin. Ayaw ah.
time to hipit-hipit. Tighten the bolts, guys. Guys, it's time for the moment of truth. Isin lang natin. Okay, moment of truth, guys. Let's go. Testing, guys. Kung gumagana. Testingin natin kung gumagana siya. Okay. Ito yung latch niya. Hanatakin natin. Bago natin kabit yung plastic. So, gawa na siya. Okay. Test, guys, kung gumana yung latch na prepare natin. Dito naman natin hihilahin. Hila. So, gawa na siya. Yun. Sa kabila. Guys, testing natin dito kung gumana pa rin tong latch na ginawa natin. Yan. So, dalawa na sila. Repaired na siya. Okay, so ganyan ang itsura niyan pag nakababa siya. Okay, guys. So, yan, guys, no? Hopefully, nakatulong tong video ko na to, tong vlog na to sa mga naka-CRV dyan. From 3rd generation up to 4th generation up to 5th generation. Actually, ganito lang lagi ang problema. Ganito lang lagi gagawin nyo pag nasira yung latch nyo. Okay? I hope na you will always watch my vlogs. Sa mga shoutout nga pala, Tohoy Garage. Saka kay Noel Hilot na palaging nanonood ng mga vlogs ko. Shoutout. Supportahan nyo yung YouTube channels nila. Ayan ha. Kita nyo naman na repair natin. Nakatipid tayo ng mga 8,000 to 7,000 plus no, for repair. Ganun lang gagawin natin, guys. Hopefully, you subscribe to my YouTube channel, Ingoti Bergs Adventures, for more videos. Ayan. Ilalaan natin dito. Diba? Gumana na yung ating CRV latch problem na hindi nagpo-fold yan siya. Okay? Please don't forget to hit the bell button for more videos and subscribe and share my videos, guys. Share nyo sa mga ibang may mga sasakyan, sa mga CRV dyan, mga car enthusiasts. Okay, guys, support my YouTube channel, Ingoti Bergs Adventures. Click the bell button for more videos. Bye-bye!